Welcome dito sa ating panibagong segment, ang Papa Review, kung saan magre-review tayo ng kung ano-anong mabibili natin online at kung saan-saan pa. At ang re-reviewin natin ngayon ay ang solar lights. So meron tayong tatlong brands na pinagpilian at ito ang mga pinakamagagandang review sa Shopee. Uunahin natin ang Jinjan solar lights. Ito yung itsura ng box niya. Pangalawa, ang JD 8800L solar lights. Ito, ganito yung itsura ng box. At ang panghuli, ang Bosca Solar Tech LED Floodlight Solar. Pang-apat natin ay Bosca Solar Lights, pero ano siya? Street light yung tawag dito. Ito siya, ito yung itsura niya. So dalawang klase kasi yung sa Bosca, isang floodlight, yung parang spotlight nila. Actually spotlight talaga 'to. Ito ang ano na, isang street light. Alam niyo yung mga nakaganon? Yung mga nakaganyan, no? Alam niyo 'yun? Mamaya papakita ko. Pero reviewin muna natin sila ng details. Pero bago natin umpisan ng review, meron tayong dalawang klase ng solar panel. Una dito yung monocrystalline. Meron itong 15 to 20 na mas efficient. Alam niyo 'yon, yung solar cell niya yung kulay black. Ito. Pangalawa yung polycrystalline. Ito naman yung kulay blue na merong 13 to 16% na efficient. Ito yung itsura niya. Lahat ng solar light na binili ko is 100 watts except sa Bosca. Kasi wala yung shop na available. Ano? Walang available na 100 watts yung shop. Okay? Yung kasunod kasi nun is 200 watts na hindi ko naman masyadong kailangan at wala akong idea kung gano'ng kaliwanag ang 200 watts. Unahin na natin itong Jinjan DT100. So sa box niya, ang una niyong makukuha ay ang solar panel at ang kanyang solar light o floodlight. So sa pag-check ng solar panel, merong dalawang test na gagawin nyo. Na nabasa ko lang din sa internet at nakita ko rin sa mga YouTube channel ng iba. Ganito nila chine-check. Titingnan nyo yung solar cell kung pantay-pantay yung kulay. Kasi daw, yung iba, printed tarpaulin lang ang mga ibang solar cells. So para makapag-budol sila. So para makapag-scam sila. So mamatahin natin to muna. Tumaba ako. Joke lang. Yan, pantay-pantay naman yung kulay niya. Ang pangalawang testing naman na ginagawa nila is ito, flashlight. Tatapatan nila ng flashlight itong likod ng solar panel at iilawan nila. Kapag daw tumatagos ang kulay o ang liwanag ng flashlight, fake yon, tarpaulin siya. Tingnan natin. So, wala naman akong nakikita na tumatagos. Okay, wala naman tumatagos na liwanag. So, goods to. Tingnan naman natin ang mismong floodlight. Okay naman, wala siyang gasgas, walang kung ano-ano man. At merong siyang tatak na Jinjan dito. So, sa bracket, okay naman. Oh! Yun no, gumagana. Aray ko! Gumagana naman. Sakit, babe. Ito kaway ko. Tumutog sa laptop. So to, may charge naman talaga to pag dumadating sa inyo. Pero i-charge pa natin to mamaya ng whole day. At ito na ang JD Jinjan Solar Lights. Nito sa online is 999 o 1,000 na plus shipping fa. Plus shipping fa. So plus shipping pa siya. Umabot siya ng 1,072. Hindi ko alam kung nag-voucher ba ako dito. Kung may free shipping ba ako na 60 pesos. Basta umabot siya ng 1,072. Ang next naman natin ay ang Bosca Solar Light. So sabi ko nga kanina, wala akong mabili na 100 watts na to, kaya 60 watts lang yung binili ko. So ito ang kanyang box. Ito, box na lang to kasi nilagay ko na doon.
sa labas namin kasi walang ilaw. Pero kinuha ko siya. Ito siya. Day lang. Yun, no? So, na-try ko na to ng mga tatlong araw. And maliwanag siya. Grabe. Maliwanag. Kahit 60 watts lang tong Bosca na to. So, magkano nga muna pala to? Tingnan natin ulit. Kasi nakalimutan ko na. Medyo matagal-tagal ko na rin binili to. So, 60 watts pa lang. 1.4 na. Medyo mahal kesa dun sa Jinjan. Pero quality, wala akong masabi dahil na-try ko na to. Tapos, yung 100 watts niya is 2,100. So, 2,000 ang aabutin sa 100 watts. Plus shipping pa to, ha. So, ito ang brand na Bosca Solar Tech Solar Light. So, ang susunod natin ang JD8800. Ito siya. Grabe. Ang laki ng solar panel. Ito ang solar light niya. Medyo mabigat, ha? Mabigat ang solar light niya, man. 100 watts din to. Ito medyo matagal to dumating, eh. Kaya nahuli ako, na-late kong reviewin. Kasi yung dalawa ang bilis dumating. Yung boss kayo may pinakamabilis sa delivery sa kanila. Ito, maabot to ng isa't kalahating linggo. So, ang JD 100 watts, maabot siya ng, sa shop na to is 2,399. So, ang mahal, di ba? 100 watts. 2,399. Pero kung wala kang voucher plus shipping fee, 2,484. Mahal, no? Ay, may bubble wrap. Ba't yung isa walang bubble wrap? Oh. Grabe ang bigat, men. Grabe ang laki, men. Ang laki. Solid 'to. Legit. High quality. Ganda quality nito, ah. Ganda quality nito. JD. JD 8800. Solar panel niya, napakalaki, grabe. Di kasama yung bracket, kaya tinape na lang nila sa labas. Oh no! Oh no! Nasira! Imamontage ko pa to. Ay, nako, nasira. Ay, patang... Pati precision knife ko nasira. Ano ba yan? Ano bang nangyayari sa world? Yun. Alauna. Alas dos. Alas tres. Ay! Woo! Laki. 100 watts. Kumpara naman dun sa isang JD, di ba? Yung Jinjan. Grabe to. Pantay-pantay naman. Uy, grabe. Grabe. Para ako nasa Hibin. Hibin ilibin. At ito! At ito ang JD 8800 Solar Light. At ang next naman natin ay ang Bosca Solar Tech. Ano ba? Ano kasi ito? Street Light. So ito, 60 watts lang din ulit kasi dalawa lang yung option niya, isang 60 and 90 watts. Nauna ko kasing binili yung floodlight nila kaya satisfied naman ako dun sa 60 watts kaya hindi ko na tinaasan to. So ito, mamatahin lang natin kasi hindi natin ito mapa-flashlight sa likod kasi ito siya. 2 hours. Giniagawa mo! 2 hours. Ay! Baliktad! Buwisit! Pag ganyan pa lang. Kaya wala yung bumukas. At ito ang Bosca Streetlight. So, comparison review muna tayo, no? Dito sa Bosca Light, maganda. Mabigat siya considering na 60 watts pa lang to, ha. Hindi pa yung 100 watts. Siguro ganito rin kalaki yung 100 watts nila. Kaya
bigyan natin ng benefit of the doubt itong Bosca. Dito naman sa JD Jindan. Ano bang pronunciation? Magaan, tapos parang medyo cheap. Medyo cheap yung pagka-plastic. Unlike dito talaga. Ito bakal talaga eh. Ay, hindi pala siya. Plastic din. Pero mas matigas siya eh. Yun o. Pakinggan nyo. Alam mo yung tunog solid talaga. At ang pinakahuli natin, ang JD. 8,800. Grabe. Solid talaga yung build nito. Ito yung... Grabe ko. Solid tong build na to. Sa ano pa lang eh. Sa bracket pa lang talagang high quality na eh. Pero mahal siya. Sa solar panel naman nila, ito ang Jindian. 100 watts. Pero mas malaki pa rin ang solar panel ng... Ano ba tawag yan? Ang Bosca, 60 watts. At pinakamalaki ang JD 8,800. Grabe men, tingnan nyo yung Jindian. Sa Jindian, apakaliit. Mabagal to mag-absorb ng sunlight. So, mabagal siya mag-charge. Kasi ang liit lang ng solar panel niya eh. Tapos ito, Bosca. Sa Bosca naman, 60 watts lang naman. Pero dun sa picture nila ng 100 watts, meron kasi ako nakita. Malaki na rin. Parang siguro ganito na rin kalaki yung 100 watts nila. Kaya ang JD at Bosca lang talaga ang naglalaban dito. Ito, kung gusto niyo ng budget meal, dito kayo. Welcome, mga kababayan. Dito. Alaga dito. Bato kasi nandito. Walis ka nga. Bye ko rin to. Walis ka nga dito. Ayan o, gabi ng lagim. At ngayon, nakikita ka. Alam ko. At ngayon ay i-judge na natin kung sino nga ba ang pinakasulit sa presyo at ang pinakamaliwanag na solar light sa kanila. Alright? Ayoko na nga. Testingin na natin, tara. So ito mamasa-masapa. Maganda to kasi na-test natin ng pagka-water resistant nila. O, isasabit ko to dito sa aming sampayan. Ayan o, kung makikita nyo. So, ihahanger ko lang siya. Kaya sana, huwag mabagsak. Ayan o, nakahanger yan. Safe na safe to. Don't try this at home, guys. Pawang mga expert lang ang makakagawa nito. O nga pala, itong area na iilawan natin ngayon, eh, mga nasa ano to? Mga nasa 20 meters siguro. Basta mga ganun size. Unang testing natin, Jindian solar lights, 100 watts. Ala una, alas dos, alas tres. Ang susunod naman natin ngayon ay ang Bosco 60 watts. 60 watts lang siya. Although ito, na-testing ko na nga kasi siya yung pinakaunang dumating sa akin. At kaya naman niya. Pero gusto ko makita nyo, kaya testingin na natin. Second testing, Bosco Light 60 watts. Ala una, alas dos, alas tres. So meron pa tong function na liwanagan. Ayun o. Ito ang pinakamaliwanag niya. Grabe. Ang susunod naman natin ngayon ay ang pinaka-heavyweight sa kanila lahat. Literal na heavyweight. Ito ang JD8800L. 100 watts to. Katulad ng Jindian. Kaya testingin na rin natin. So dito ako pinaka-excited sa ating JD100 watts. Alright, ala una, alas dos, alas tres. Uy! Di ko sure ah, ba't parang magkasinliwanag lang sila ng 60 watts ng Bosco, no? At ang pinakahuling te-testingin natin ngayon ay ang Bosca Street Light. Ito, laki niya oh. Although, paganyan talaga yung ilaw nito, pero tingnan natin kung hanggang saan yung aabutin niya. Alright? Let's go! So ito, pinakalast natin ang Bosco Street Light. Alauna, alas dos, alas tres.
So ito yung sample ng isang street light namin. Nakaano na siya eh, nakasabit na. Pina-welding na namin dun sa loob. Ay, sa taas pala. At maliwanag siya, in fairness, kahit 60 watts lang siya. So titingnan ko na lang sa editing niyan kung sino talaga ang pinakasulit. Kaya edit ko na. Let's go! Whee! At makita na natin ang pagkakaiba nitong tatlong brand na to. Unahin muna natin itong JD Jinjan. Kung nakita niyo sa mga unang video, sakto lang yung quality nito. Kung nagtitipid ka at medyo maliit lang naman yung iilawan mo, okay na to. Pero kung gusto mo ng mga quality talaga, itong dalawa. Wala akong masabi dito sa dalawa. Although ito, bibigyan natin benefit of the doubt. Kasi 60 watts pa lang siya. Hindi ko kasi alam kung paano yung itsura ng 100 watts nila. Sa build and quality, itong dalawa ang wala akong masabi talaga. Magbabase na lang tayo sa price niya at sa function ng remote. Kasi magkaiba yung remote nila. Dito kasi sa Bosca, yung remote niya is merong function na pwede mong lakasan, pwede mong hinaan. Dito naman sa JD, wala siyang ganun function. Pero dito naman sa solar light ng JD, meron siyang indicator kung full charge na ba siya o hindi. Dito naman sa Bosca, wala siyang ganun function. Kaya kayo na ang humusga kung anong function ang gusto niyo sa isang solar light. At hanggang dito na lang to review na to. Kung meron pa kayong gustong ipa-review sa akin, i-comment nyo na lang sa ibaba. At kung gusto niyo bumili, ilalagay ko na lang din ang link sa description. Kaya hanggang dito na lang to. See you! Next time!